Hey guys, this is Dr. Ron, your master vet. For today's topic, pag-uusapan natin ang isa sa pinakakilala at kinatatakutang sakit ng mga aso. Ito ay walang iba kundi ang canine distemper virus. Ano ang dapat nating malaman sa sakit na ito o sa virus na ito? Paano ito nakukuha ng aso? Ano ang mga simptomas na pinapakita ng aso kapag mayroong canine distemper virus? May gamot ba dito? Ano ang pamamaraan upang ito ay maiwasan? Ito ay ating tatalakayin sa araw na ito. Without further ado, let's start the discussion. What is canine distemper virus? It is a highly contagious whole body viral disease of dogs. What does it mean? Ibig sabihin nito, ang ganitong uri ng virus, ito ay nakakahawa at apektado ang buong sistema ng katawan ng aso. It came from genus Morbillivirus and family Paramyxoviridae. It has envelope, so may nakabalot sa kanya, with a single-strand RNA virus. Ang ganitong uri ng virus hindi nagtatagal sa paligid and it can easily kills by using any kinds of disinfectants or detergents. It affects any ages of dogs, from puppy to adult dogs. Yung mga unvaccinated dogs, yung mga aso na walang bakuna, yung incompletely vaccinated dogs, pinabukunahan pero hindi natapos yung vaccination. Pag-usapan natin the mode of transmission ng ganitong uri ng infection ng canine distemper virus. Paano ba nakukuha ng isang aso ang ganitong virus? May tatlo tayong pamamaraan. Number one, through direct contact with infected animal or objects. For example, inilabas mo yung dog mo sa bahay, nakipigmingle siya, nakipaglaro siya with other dogs, at yung aso na kalaro niya ay infected ng canine distemper virus. So, mai-infect yung aso mo, mahawaan. Or for example, ikaw ay lumabas ng bahay, may nakita kang aso, hinawakan mo ito, hindi ka nag-disinfect. Pagdating mo sa bahay, hinawakan mo yung dog mo, so magkakaroon ng infection yung aso mo. Number two, through airborne exposure. This is the main route of infection. For example, yung infected dog na mayroong canine distemper virus, nag-sneeze, nag-cough, inubo. So, yung virus pupunta sa hangin, yung aso mo pwedeng makuha ito. Number three, through the placenta. Yung peaches, yung babaeng aso, nagbuntis, na-infection ng canine distemper virus. So, yung puppies, pwedeng mahawaan ng ganitong uri ng virus through placental transmission. So, napaka-importante na yung nanay ay mabakunahan para maiwasan na magkaroon ng canine distemper yung puppies. Let's talk the mechanism involved during the infection of canine distemper virus. Ano yung nangyayari kapag nakuha nyo yung aso yung canine distemper virus hanggang magkaroon ng mga iba't ibang uri ng simptomas? Kapag yung dog ay nakuha yung virus, ito ay papasok sa katawan, yung virus pupunta sa lymphatic tissues ng respiratory tract. So pupunta sa baga, dun siya magpapadami, magre-replicate. Then yung virus pupunta sa bloodstream. It causes ng tinatawag na viremia. Magkakos ito ng infection sa iba't ibang sistema o parte ng katawan ng dog. So magkakos ito ng infection sa respiratory system, sa baga, sa gastrointestinal system, sa bituka, urogenital organs, so yung urinary bladder, yung kidneys, yung central nervous system ng aso, affected din, yung utak at yung spinal cord, and even yung optic nerve ng mata ng aso ay maaapektuhan ng canine distemper virus. What are the clinical signs of canine distemper virus?
Ano-ano yung mga nakikitang simptomas sa isang aso na mayroong canine distemper disease? Number one, diphasic fever. What does it mean? Ibig sabihin nito na dalawang beses nalalagnatin yung aso. Yung first fever, these are transient, panandalian lang, and it occurs 3 to 6 days after the infection. May tinatawag tayong incubation period. Ito yung time kung saan na-expose yung dog sa virus, nakuha ng dog yung virus hanggang sa makakitaan siya ng iba't ibang simptomas ng sakit. Pinaka-early na yung 3 days. So after 3 days, yung dog lalagnatin, mawawala yung appetite niya, ayaw niyang kumain, mangangayayat siya, and the owner will be alarmed, kaya dadalhin niya sa veterinary clinic. The veterinarian will suggest to run a blood examination, and yung result ng blood exam, yung sasabihin ng vet dun sa may-ari na mababa yung white blood cells ng dugo. Yung condition tinatawag na leukopenia. Particularly the lymphocytes. Napakababa. I said it before na yung lymphocytes, these are white blood cells and they are the soldiers of the blood. Sila yung nakikipag-away, nakikipaglaban kapag mayroong foreign microorganisms like virus. Ang ginagawa ng virus, pinapatay niya yung lymphocytes. Kaya dun sa dugo, mababa yung number ng lymphocytes. The condition called lymphopenia. Kapag mababa yung white blood cells or yung lymphocytes, it's an indication that the dog has viral infection. So yung veterinarian, maaring mag-prescribe siya ng antipyretic or antilagnat or magbibigay siya ng antibiotic. O okay yung pakiramdam ng dog. After ng ilang days, lalagnatin ulit yung dog. At ito yung tinatawag na second phase of the fever. And this phase are accompanied by serous nasal discharge. So yung ilong ng dog, kung mapapansin po, may sipon, yung mata niya nagkakaroon ng mucopurulent ocular discharge. So may pagmumuta, yellow-green yung color, may pagkanana yung consistency, lethargic yung dog, loss of appetite, so nangangayayat yung dog, nagkakaroon ng gastrointestinal and respiratory complication. So these are a complication by secondary bacterial infection. So affected yung baga at yung bituka ng dog. Maaaring magsuka yung aso, magtae, nahihirapan na huminga, it can lead to pneumonia. So namamaga yung baga ng aso. Kung mapapansin natin yung balat ng dog, nagkakaroon ng postular dermatitis. So may mga maliliit na pustules, maliliit na pigsa, nagkakaroon din ng encephalomyelitis kung saan namamaga yung utak at yung spinal cord ng dog. Nagkakaroon ng hyperkeratosis of the foot pods and the epithelium of the nasal plenum. So, yung hyperkeratosis na tinatawag, ito yung pangangapal ng balat sa paligid ng pos at ng ilong ng aso. Ang condition na ito, tinatawag nating hard pod disease, and this is another name of canine distemper virus. Kapag yung virus ay pumunta sa utak ng dog, magmamanifest ito ng mga simptomas. And what are these neurologic signs na makikita natin sa isang aso na mayroong canine distemper virus? May tinatawag tayong classic neurologic signs. Number one, nagkakaroon ng localized involuntary muscle twitching. Ito yung biglaan at hindi mapigilang panginginig ng laman. Kung mapapansin mo yung ulo ng dog, pumipiltik-piltik, nanginginig. Yung ibang parte ng kanyang katawan nanginginig din sa may pos o sa may likuran ng kanyang katawan. Nagkakaroon din ng convulsions,
salivation, so paglalaway, and chewing movement of the jaws. So yung jaws, yung panga, nanginginig. What are the other neurologic signs? So nagkakaroon ng circling, ikot ng ikot yung dog. Nagkakaroon ng head tilt. So yung ulo ng dog, ini-stretch niya. Nagkakaroon ng tinatawag na nystagmus. This is a repetitive movement of the eye. So galaw ng galaw yung eyes. Nagkakaroon ng paresis to partial paralysis. Yung paresis, ito yung tinatawag na partial paralysis. So maaaring yung kalahating katawan ng dog ay na-paralyze. It can lead to paralysis. O yung buong katawan niya mismo ay mapaparalyze. Nagkakaroon ng seizures, nanginginig yung dog, and it can lead to the death of the animal. The course of the systemic signs may be as short as 10 days. So, kapag nakuha ng dog yung virus, maaring after 10 days, lalabas na yung mga systemic signs na nabanggit ko kanina. Yung discharge sa ilong, sa mata, kawalan ganang kumain, pagsusuka, pagtatae, or yung pangangapal nung pos at ng ilong. But the neurologic signs may be delayed for several weeks or months. So maaring ma-delay yung paglabas yung neurologic signs, yung mga nabanggit ko kanina, yung involuntary muscle twitching, yung panginginig, or yung paresis, o yung circling, yung convulsion. So maaring ma-delay yun. Ano yung dahilan kung bakit nadidelay yun? Nadidelay yun because of the result of chronic progressive demyelination within central nervous system. Anong ibig sabihin nun? So yung virus na nasa utak ng dog, natatagalan siya nasirain yung myelin dun sa nerve fibers, dun sa nerve cells. Etong myelin na ito, ito yung nakabalot, bumabalot dun sa nerve cells. So matagal niyang sinisira ito, kaya it takes for a weeks or a months bago niya ito masira. At kapag ito ay nasira niya na, dun nalalabas yung mga neurologic signs na nabanggit ko. So ito yung involuntary muscle twitching, convulsion, head tilt, circling, seizures, and it can lead to the death of the animal. So these are the clinical signs. Ito yung mga nakikita nating simptomas sa isang aso na mayroong canine distemper virus. How to diagnose canine distemper virus? Paano ba nalalaman na ang isang aso ay may canine distemper virus? Of course, aside from those clinical signs na nabanggit ko kanina, it's very important to confirm properly kung yung isang aso ay may distemper. May mga systemic diseases na yung symptoms ay katulad ng canine distemper virus. Yung first tool na pwede natin gamitin ay yung tinatawag na canine distemper test kit. Katulad nito, ito yung canine distemper test kit. Maglalagay tayo ng blood dito sa may butas. Maglalagay tayo ng reagent. Maghihintay tayo ng ilang minuto. After a minute, babasahin natin dito sa gitna. Kapag dalawa yung linya na nakita natin, positive na yung aso ay may canine distemper virus. Kapag isa lang yung linya, negative sa canine distemper virus. Another test na pwede natin gawin, through blood examination. It's very important to check the white blood cells and lymphocytes ng dugo. Katulad nito, kung makikita natin na yung white blood cells, yung lymphocytes are both low, it's an indication that the dog has viral infection, possibly may canine distemper virus. How to treat
canine distemper virus. Paano naman ginagamot ang ganitong uri ng virus or sakit? The treatment is symptomatic and supportive. What does it mean? Ibig sabihin yan, kung ano lang yung pinapakitang simptomas ng aso, yun lang yung gagamutin. Kung nagsusuka yung dog, bibigyan ng anti-emetic drug para sa suka. Kung may lagnat, bibigyan ng antipyretic. Kung may pain, bibigyan ng analgesic. Kung nanginginig, bibigyan ng anticonvulsant. Bibigyan yung dog ng antibiotic, ng broad-spectrum antibiotic to prevent bacterial infection. Bibigyan din yung dog ng IV fluid to restore yung fluid loss na nawala kung nagsusuka o nagtatayo yung dog, especially kung ilang araw na yung dog hindi kumakain. And good nursing care is very important. Take note na yung distemper virus, there's no cure sa ganitong uri ng sakit. Once na-diagnose na yung aso ay may canine distemper virus, care is purely supportive. So kung ano lang yung nakikita na minamanifest ng dog, yun lang yung gagamutin. The survival rate and the length of infection, yung kakayahan ng aso na mag-survive at yung haba ng infection sa loob ng katawan ng aso ay nakadepende sa tatlo. Una, yung strain ng virus. Kung ano uri ng distemper virus yung pumasok katawan ng aso at kung gaano karami yung virus na nag-replicate dun sa katawan ng dog. Kung marami yung virus na tumama dun sa katawan ng dog, mahaba yung infection, maaaring mamatay yung dog. Number two, dog's immune system. Kapag mababa yung immune system ng dog, yung chance na mag-survive siya ay mababa compared dun sa aso na may mataas na immune system. And the third one, yung age ng dog. Yung mga young puppies, unvaccinated dogs, incompletely vaccinated dogs, yung walang bakuna, may bakuna, pero hindi tanapos, yung chance to survive ay mababa. Yung survival rate ay napakababa. Yung mga elder dogs, yung mga matatanda, especially kung yung aso na ito ay may internal organ failures like heart problem, lung problem, yung chance to survive ay mababa rin. Canine distemper virus is often fatal. Itong ganitong uri ng virus ay lubhang nakakamatay. Yung dogs na nag-survive usually have permanent irreparable nervous system damage. What does it mean? Ibig sabihin na kahit yung dog nakasurvive ng ganitong uri ng sakit o ganitong uri ng virus, yung panginginig ng katawan, hindi na ito mawawala. Permanent na siya. At yung infected dogs, yung nakasurvive ng canine distemper virus, nagsashed pa din ito ng virus for several months. Naglalabas pa rin ito ng virus sa katawan. Kaya napaka-importante na yung aso na nag-survive, ikukulong siya ng isang taon o hindi lalabas ng bahay para maiwasan na manghawa ang aso na to sa ibang aso sa labas. How to prevent canine distemper virus? Paano naman maiiwasan ang ganitong uri ng virus na makuha ng aso? Vaccination of dogs, should it be considered optional? Hindi siya option. It is a must na dapat bakunahan yung dog. Kung yung dog ay 6 weeks old, dalhin ito sa vet para mabigyan ng vaccine ng 5-in-1 or 6-in-1. It is a series of vaccination, 5 beses
babakunahan with 2 to 3 interval ng bakuna. Then may booster shot every year sa ganitong uri ng virus. That's it. Hoping may natutunan kayo today about canine distemper virus. See you on my next topic. This is Dr. Ron, your master vet, signing off. Good day and God bless all. Bye!